Ito, kinain ng anay yung dating pinto dito. Kaya papalitan natin to ng PVC door para hindi na ulitin ng anay, hindi na kainin ulit. PVC door na ang gagamitin natin dito. Pero itong guhit na to, grinder ko yan para titibagin natin para may clearance siya, makapasok yung halo natin. Ayan mga ka-fix, kumusta kumusta at magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating panibagong video at panibago na namang isi-share ko sa inyo. Ito ngayon, umpisa na natin pagtibag. Magsisinsil tayo pero gamit ang jackhammer. Maliit lang na jackhammer pero tibag talaga to. Grinder ko na yan para hindi madamay yung tiles, para hindi lumaki yung matibag. Grinder ko yung dulo, yung gilid niya tinamaan na yan ng grinder, kaya hindi yan lalampas sa guhit. Kung saan yung gusto natin tibag, diyan lang yan. Yan lang matitibag niya kasi grinder na natin yan. Sayang naman kung madama yung tiles. Grinder na natin yan para hindi na madama yung tiles. Binawasan na natin yung tiles na yan kasi mas malapad yung PVC door kumpara doon sa dati na kahoy lang. Yung guhit na yan sa tiles, yung grinder ko ay dyan talaga tatama, hanggang dyan talaga yung PVC jump natin. Kasi yung hamba niyan ay ano rin, PVC din. Yan, titibagin natin dito sa labas. Medyo malaki yung titibagin natin para makapasok dyan yung halo. Kailangan pa-slantin yung tibag natin. Pero sa loob, nakadikit yan yung PVC jam. Hindi na tayo maglalagay ng ano, halo sa loob. Yan, ilalagay na natin yung PVC door o PVC jam. Dito sa loob, nakalapat talaga siya sa tiles. Dikit na dikit niya sa tiles. Pero doon sa bandang labas, malaki ang agwat yan, oh, para makapasok yung halo natin. Ihahagis ko lang yan gamit yung triangular trowel, yung palita. Yan, makakapasok dyan yung halo. Yan, umpisa na natin paghalo, paghagis ng halo. Para lang tayo nagpapalitada, kailangan ipasok talaga natin. Pero yung PVC jamb, tinagyan natin yan ng tukod. Tukod sa gitna. Ayan, may mga tukod sa gitna. Tapos, bandang taas. Ayan, napunduhan na yan. Nalagyan na ng kanto. Hindi ko na pinakita lahat. Basta yan, kulang na lang yung pintura na lang. Skim coat na yan, mag-smooth. Kasi rough lang yan. Bahala na dyan yung mag-skim coat. Pakikinisin niya ng skim coat kahit magaspang yung pagkakanto ko, kikinis yan sa skim coat. Hindi na kailangan ikantuhin pa, hindi na kailangan i-strip. Ngayon, ikakabit natin yung bisagra para magkabit na tayo ng pinto. Bisagra muna ang ikakabit natin. Doon sa hamba, inuna ko paglagay. Nilagyan ko na doon ng kaparis ng bisagra na to. Kasi baklas-baklas lang naman to. Isa dito sa taas at doon na rin sa baba.
bali, dalawa lang ako pag naglagay ako ng hinges. Pero yung ano nito, yung linagay dito ay tatlong pares yung nilalagay nila, yung binibigay ng sa tindahan, tatlo yan. Pero ako, dalawa lang talaga yung linalagay ko. Kasi pag linagyan mo yan sa gitna, magkakaroon ng pressure. Yan, dalawa lang talaga yung kinakabit ko. Mula noon, hindi ako naglalagay ng tatlo kasi nagkakaproblema tuloy yan. Yung screw yan, naglalaban-laban. Yung bisagra na tatlo. Kailangan dalawa lang. Yung dalawa, hindi yan magano. Hindi yan magkakaroon ng pressure yung pinto. Kaya pag may nire-repair ako na, pag nakita ko tatlo yung bisagra, inaalis ko lang yung isa sa gitna. Gumaganda yung pagka ano niya, pagsiswing kumpara sa tatlo. Subukan nyo kung sa inyo may tatlong pin bisagra, alisin nyo yung isa sa gitna para maganda yung pagka-swing niya. Ngayon, maglalagay na tayo ng doorknob. Ito yung door lock niya. Hindi ko na i-explain detalyado kasi hindi ko na i-detalye ito kasi dati may video na ako dito na pagkakabit ng doorknob. In-explain ko na yan noon detalyado, pero ngayon ipapakita ko na lang kung paano magkabit kasi na-explain ko na yan dati sa mga nakaraang kong video. Isang episode yan na pagkakabit lang ng doorknob. Ito, ipapakita ko lang, diretso-diretso na lang to. Kasi ang inano naman natin yung pagkakabit ng PVC door dito. Saka PVC jamb. Ito, pinakita ko na lang yung pagkakabit ng door lock natin. Yan, i-screw natin. Pag naglagay pala kayo ng mga door lock, yung screw yan, kailangan nasa loob. Pag sa labas yung screw ay mali yan. Kailangan talaga nasa loob. Ito yung bandang loob to ng nasa CR tayo. Kaya dito tayo mag-screw sa loob. Lahat ng klase na lock, door lock o lahat ng lock, nasa loob yan yung mga screw. Kasi kung sa labas lang, useless lang. Kasi mabubuksan lang ng screw, hindi na kailangan ng susi. Kaya nasa loob talaga yung mga screw niyan. Kahit anong klase pang lock. Yan, pagkatapos natin i-screw, may takip yan. Para hindi makita yung screw. May takip siya. Ipupush lang yan para mag-lock yung takip. Tapos ikakabit natin yung knob para sa loob. Kailangan kasi tanggalin yan bago mag-assemble. Yan, tapos na. Susunod natin yung butas naman sa jamb. Magbubutas tayo sa jamb, pero mamarkahan muna natin kung saan banda. Ayan, namarkahan ko na. Kailangan natin malaman kung saan banda talaga yung tatama yung ano niya, yung lock niya. Yan, kailangan natin butasan tapos i-screw yung cover niya. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, paki-subscribe na lang po para makasunod kayo ng mga videos ko. Paki-click na rin ng notification bell para ma-notify kayo kung may bagong video na. Saka paki-click na rin ng bell all para lahat ng video ko lalabas kagad sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo. Yan, bubutasan lang natin para makapag-lock na tayo.
Ayan, i-screw na lang mga ka-fix. Ayan, tapos na. Hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. Sana hindi kayo magsawa sa mga darating pang mga videos natin. Yan lang muna mga ka-fix. Maraming maraming salamat ulit. Bye-bye!